give thanks for becoming an official entry into the TBA Latin Test. And this is largely a part of the buzz that you helped create for the movie. So as a gesture of thanks, we're also going to show you for the first time the 2-minute trailer of Right Up. Do you have any questions for this? It's a Scorpio. Yeah. Hi, Paul. Thank you for coming. Hello, Derek. Rosemary? Andi naman po. Thank you, Dan Poy. Actually, naisip ko yung story nga before. Kasi ako din yung nagsunat eh. May co-writer ako. Ako din yung story. Mahilig din kasi ako sa mga rom-coms. So naisip ko lang na what if mag-present ako ng rom-com. Pero... Sa mystery. Okay. So naisip ko lang what if mag-present ako ng story ng rom-com. Pero hindi rom-com yung dita. Kundi yung mga gumagawa ng love story. The script itself. So, yun. Kumbaga, yung pagka-rom-com sa ina yung love story, parang nandun lang siya as a medium. Pero the real story are the writers who are creating the story, who are writing the story. Kasi direct parang meta-fiction, di ba? Mm. So, ang character nila, si Ying saka si... Ang character sa story na sinusulat ni Miles saka ni Roko is si Ying. Si Ying saka si Ying. Yes. Sila yung story ni Ying. Yes. So, sabay po sila na... sa screen sabay na pumapasok. Meron. May mga eksena na makikita mo sila as they write the story itself. Nandun sila. Nandun sila sa scene. So parang, yun yung treatment ko eh. Habang ginagawa nila yung story, nandun sila actually. Parang yun yung process ng writing nila. They enter the scene, they enter the world of the characters. So yun po yung medyo visual film na ginagawa. Talagang yung matumalayo sa story direct and Piliagas at the town. Na yung love story nilang dalawa. Ah, hindi naman po. Hindi naman po. Kasi parang hindi naman po. Naisip. Hindi naman. Mga writers po sila dito. Mga writers sila. Hindi naman. Ano kasi siya eh. Si Miles is inspired by rom-com mainstream. Si Demas. While si Robo naman is older writer. Na-inspired naman ng mga independent cinemas. So meron siyang ano. Meron siyang clash, meron siyang battle ng ideas about ano ba yung tamang way of telling a story? Is it the mainstream na we always see? Or is it the indie side na mas realistic? So medyo may ganun siyang battle sa dalawang writers. Maka-relatable po ba ito sa movie goers? Ah, yes, yes! Ay, diba, yes. Pag sa showbiz, di ba? Maraming makarelate sila. I think... Hindi ka na showbiz. Actually, hindi po yun yung nakikita ko ano niya. Ang nakikita ko, since maraming may sa mga rom-com, yun yung target eh. Yung mga tao mahilig manood ng love story. Ang magandang offering nito is, paano ba talaga ginagawa ang isang love story, ang isang rom-com. So I think yung mga viewers ng rom-com, makakarelate din. Do you make a decision? Pinapakita ni Koba kung ano yung better, yung mainstream way or yung... May comparison lang po. May comparison lang na dapat dito medyo ganito kasi masyadong mainstream na yan. Hindi masyadong India. May ganun siya, pero hindi siya ganun ka... Hindi siya ganun ka-bold. Kasi ayoko din naman bigyan ng... I'm trying to blur the border between mainstream and indie. Isa yun sa gusto kong ipakita sa pelikula. Now, when you tell a love story, it's a universal theme. Walang mainstream, walang indie. If it's a love story, it's for everybody. Any platform, wala siya ba? Wala siyang kailangang legal. Pero ano yung i-present nyo na main difference ba? Ng love story told through... Ano? Mainstream. So, sorry, medyo may mga comic parts siya na ano eh. May mga comic parts siya na pag mainstream, dapat mayroong best friend na nag-a-advise. Pag indie, dapat mahimik mayroong character, hindi nagkasalita. May mga ganun. May mga ganun siyang patawa ng konti. Parang may konti. Lakad ng lakad. Long shot. So yun, meron siyang visual treatment siya na you will see mainstream and indie rin. So maganda siyang ano, offering for... Nag-iiba ng texture dyan. May nag-iiba din po siya. As kung nakaroon yun sa trailer, iba sila Miles naka ganon. Pero nung sila Joe, bumuka. So isa yun sa mga treatment na pwedeng
ma-realize ng audience na, ah, medyo hindi to. Ah, okay, star cinema to. Basta namin like that. Basic to. Ano, predicament muna, yung producer mo gumagawa ng mga effects. Sino John Hamm yun na fictional character? Nasa actually ano kasi ayokong sabihin totally rom-com siya kasi kung rom-com siya dapat nagpunta talaga ako sa mga producers who can produce really rom-coms. Hindi talaga siya rom-com, it's really a love story, it's a romance story na natuwa ako na nagustuhan ng mga bosses, kasi I mean hindi naman sila magka-approve ng mga masyadong rom-comish mainstreamish na concept. Kailangan talaga story based, kailangan malaman, kailangan meaty yung story. So yun yung nagusto ka nila actually. Bakit ka parang nag-take that thing called that hanap? Parang siya ba yung ito kasi si Miles Ocampos sa character. Sobrang siyang fan ng mga mainstream cinema. Actually ang idol niya si Angela Kadao. Binabanggit talaga siya sa ano, binabanggit talaga siya sa script na yung mga dating ko ng Hannah, yung mga One More Chance, yun talaga yung inspiration niya pagbago pa siya ng script. Unlike naman ito, ang inspiration niya, mga I love you, more on the side ng kabila. So kaya sila lagi sila nagbabangga when it comes to how to rewrite this scene, paano iiyak si ganito, paano sila mag-break ng eksena, paano yung breakup story. So yun, lagi sila nag-alala ng niya. When it comes to casting, si Miles talaga, nung ginagawa ko yung script, siya talaga yung, kasi ang writer, bilang sinulat ko rin siya, kapag nagsusulat ka, meron ka lang naiisip na ano yung image kung sino yung mukha na nakikita mo. Wala talaga ako ibang ma-imagine kung di si Miles. Siya yung nagsasalita. Kasi yung age niya is actually perfect for the character. Tapos writer din siya. Nakatrabaho ko siya before nung hindi pa ako director kasi I was medyo mahaba yung pinagdaanan ko sa business, sa show business. Nag-PE ako, nag-script ko na ko, nag-AD ako, hanggang nag-direct ako. Si Miles nakasama ko nung script ko na ko sa Sayo Lamang, the movie with Healthy. Yeah, yung anak siya doon ni Papa Martin, anak siya doon ni Healthy. Ang liit pa niya noon. Tapos, nakita ko yung progress niya as an actress and as a person na sobrang siyang nag-mature. Sobrang siyang gumanda na siya eh. I mean, hindi na siya mukhang bata. Hindi na siya yung chubby girl na alam natin. Dalagan si Miles. Tapos, bagay na bagay sa kanya yung character na writer. No boyfriend since birth. I mean, perfect talaga sa kanya. Siya lang yung nai-imagine ko for the character. Direct. Kaya sabi November 11, yung press ko natin. November 11. Tama ba? 11. Yes.